Hey, what's up guys? Andre of Andre Movapes. Welcome back to my channel. Today we're going to review the Andromeda RDA 25 by Vaping Chronology. Stay tuned. There you go, that's the quick view of the Andromeda RDA 25 by Vaping Chronology. Sana nagustuhan nyo. First and foremost, gusto ko lang magpasensya kasi sobrang natagal ng review na to. Actually, sold out na nga eh. Siguro isa rin yung sa reasons, hindi rin ako ganun ka-eager. Kumbaga, hindi ako pressed sa timeline in terms of, you know, receiving the product and posting the review. But still, I know na may mga nag-aantay or may mga nagpaplano, hoping for another batch. Eto, popost pa rin natin, syempre, as promised. Pasensya lang natagalan. Sobrang busy lang din talaga sa work, and whenever I have the chance na magpahinga, I really take advantage of that. Ayun, pasensya na lang rin sa mga nag-aabang. Marami rin talaga nag-comments pagka-post ko ng unboxing. Sana napanood yung unboxing. If you haven't, make sure to check. Basta. Sa taas, check nyo na lang. Speaking of unboxing, hindi na tayo magda-dive down today, like in-depth dun sa packaging and everything. Kasi na-showcase na natin yun sa unboxing natin. Again, link sa taas, link sa baba, panoorin nyo na lang din. Kahit hindi tayo magda-dive down, papakita na lang ako ng mga short clips or photos kapag may mga pinapakita ako hindi ko mapapakita dito sa video na to. So there, currently, build natin, setup natin for today is the Burning of the Idols by Vaping Chronology as well. Ay, baliktad. There, and gamit natin is the, actually, ano to eh, Aurora Black. Tapos yung adapter nung 810, ang ginamit ko is yung SS, then we have the Black drip tip or 810 drip tip. Build natin is Tricor Aliens by Prismosis Premium N90 Wires, triple 28 gauge, 36 gauge wrap. Ito na yung 1 meter version nila, hindi na yung paired na coils. Sobrang angas din ito. I would really recommend this one. I received 2 packs. Ito yung hindi ko pa nagagamit. And syempre, may libre pa rin cotton. Ako na-enjoy ko to. Mas gusto ko to kesa dun sa pair na mass-produced. For me, since you have this, so, pala, kung gusto nyo ng mga 6 wraps, 7 wraps, or pang series, kung kayang i-cater ng RDA nyo, why not, diba? I think this is better, and feeling ko mas matipid siya. Especially dito sa Andromeda RDA 25, ah. Kasi yung leg length ng coils nyo, hindi nyo kailangan sobrang habaan. Kung mapansin nyo, nasasayang talaga yung leg ng coils nyo, kasi nga, sobrang haba, or hindi naman na-maximize, kumbaga, yung coils na nare-receive nyo, diba? So, mas matatansya natin siya, and mas marami kayong magagawang coils, diba? Depende kung paano nyo matitipid yung 1 meter na aliens. Sobrang angas nito kasi, as we all know, diba? Hindi naman din per coil ang paggawa ng aliens kasi it's very time-consuming. This is a win-win, I guess, for the consumer and for the maker, diba? By the way, this one's clocking at 0.15 ohms, so be careful. This is not for newbies. Make sure to practice Ohm's Law, battery safety, and proper carrying of your mech mods. Alright, juice natin. Ito yung natira kong drizzle. 6 mg daw. Pero masarap, ma-flavor, na-steep na rin eh. Parang before Christmas ko pa ito nabili. Paubos na rin naman. Airflow natin, halfway open again. I'm not using the wide bore. I'm using the 810 drip tip na provided dun sa RDA. Again, Burning of the Idols, Andromeda RDA 25, Prismosis Premier N90 Wires, 6 mg. So, light tweaking yung ginawa ko today. May natira kasi kung cotton bacon. Hindi siya kasing, ang tawag doon? Nasarap yung close up nito. So, hindi siya kasing tight nung wicking na gusto ko. But, dinig mo talaga yung ano, yung crackling, kumbaga. Pag may crackling, that's flavor. Tas aliens paggamit natin, sobrang solid. Prismosis, let's go. Sarap.
Actually, malasa talaga yung Havoc. I just don't like their nicotine. Sarap. Sarap. Solid. Sarap. Sobrang ma-flavor na yung juice natin. Ma-flavor pa yung RDA. Halfway open tayo. Or halfway close. Bahala kayo. Actually, cool din dito. Yung gitna ng airflow slit natin or nung pinaka-hole, air hole, meron siyang marker. Meron siyang... Ayan o. Meron siya nito. Ayan. Basta mahirap pa na eh. Meron siyang cut. Ibig sabihin nun, gitna siya. So, basta doon nakatapat yung ano. Yung... end ng wall ng RDA na nagko-control sa airflow. Exactly halfway. Let's go. Sarap, 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 sarap. Before tayo mag-jump sa pros and cons natin, share ko lang din yung mga na-try kong build dito. I have tried series, parallel, single coil, dual coil. Yung isa, actually, pinahiram ko kay Richard. Richard Reyes, tropa natin. Pina-try ko sa kanya yung parallel. Binildan ko yung brass since naka-parallel siya. Wala kasi ako currently na parallel na mod. So yun, hiningan ko na lang din siya ng feedback and later share ko sa inyo yun. Yun, for the squonking naman, hindi ko actually natripan yung single coil. And this is kind of subjective siguro. Especially na may nakita rin akong post ni Vaping Chronology. Yung naka cell pack siya, single coil sa Aegis ba? Basta sa regulated mod, tas naka single coil. Siguro depende rin sa juice. For me, kahit nag-angat ako ng Nick, mas trip ko pa rin yung dual. After nung live session natin, nag-live ako sa Facebook page natin eh. Ang ginawa ko, pinalitan ko itong nasa Aurora Black ng 510 na pang squonking. Tapos sinalpa ko dun sa, ano nga ba itong gamit? Sa Pulse. There. Later, mas mag-share pa ako kung ano yung mga na-experience ko dito sa mga RDAs na to. And yung brass pala. Ayun, just a clarification, the brass and the copper, actually machine finish siya, hindi siya polished talaga. Para sa mga naka-receive nun, huwag kayo magtaka, ganun po talaga siya. Actually, hindi ko nga pinolish tong brass, yung pinahiram natin. Para lang makita nyo rin yung patina. Siyempre, focus natin dyan. Actually, okay din naman. Putang eh. Okay din naman. Ay, sorry. Basta, dapat may patina rin yung mod nyo kung may brass yung mod nyo, di ba? Preference nyo na, feel free to polish it. Di naman kikibu yung RDA. Basta, banlawan nyo lang ng maayos after i-polish. For safety, syempre. And I think that's better kaysa naman polished siya right off the bat. Tapos, hindi nyo pala feel, di ba? Instead of the other way around, I think it's better na machine finish siya, then you have the option to polish kesa polish, tas hindi nyo matripan yung pagkapatina or hindi nyo talaga trip yung super shiny at all. So, I think that's a pro. And speaking of pros, segue tayo sa pros natin. First pro for me would definitely be the options. So, options natin, this is related to the variants. Kasi this lineup or this specific release of Vaping Chronology has 6 variants. Again, they have the SS, the copper, the brass, yellow clear, Aurora Black, Ultem. Yeah, buta, nakalimutan ko pa. So, very nice. Later, bibigay ko rin sa inyo yung pricing ng bawat isa. And this is very unusual sa mga nare-release na RDAs or any types of atomizer sa market. Ganun karaming variants. Usually, siguro 2, 3, 4, ganyan. Or kung meron man, naalala ko si Yuri RDA kasi may different specs siya. Pero, 4 actually yung variety niya. Nag-iiba lang yung drip tip. Tapos, meron silang option to upgrade to Ultem. So, yung Ultem, pandagdag lang na top cap. Pero, SSN Black lang talaga. Technically, 6 pa rin yun eh. Yung iba't ibang parang mix and matches ng sleeves and drip tip. It's still different. Ito kasi totally 6 different materials yung ginamit sa sleeves. And per sleeve or per variant, specific din talaga yung packaging as well as yung serial number. Kung mapapansin nyo, from SS only dun sa 24s natin, ngayon 6 na siya dito sa Andromeda RDA 25, which is very, very good. And speaking of the packaging, that's my next pro. Again, packaging.
packaging. Kung napansin nyo naman dun sa unboxing video natin, sobrang na-overwhelm ako, well, in a positive way, dahil ang dami niya and iba-iba rin yung packaging. I thought talaga na isang color lang yung packaging niya or pare-parehas lang din talaga, tapos iba-iba lang yung nasa loob. But the packaging, it matches the color of the variant na pinili nyo, and yung serial number din, as well as the authenticity card, sobrang solid nun. I really like how they personalized each and every package na marireceive ng mga consumers. So that's a pro. Third pro for me would definitely be the flavor. So flavor natin, sobrang solid pa rin. Just like the 24s, no complaints. Di ko ma-differentiate yung flavors nung dalawa. For me, it's the same or right around the same, you know, kung may scoring man yung flavor. Feeling ko mahirap talaga siyang i-differentiate. And later on, explain ko sa inyo kung bakit. Most of you might think na mas malaki to, dapat, kumbaga, mas ma-flavor yung maliit. Diba? Yun naman yung usual eh. Like yung 22 mmRDA nyo compare sa 24. Kung parehas na parehas sila ng specs and the way ng pag-build, most likely mas flavorful si 22s, diba? Pero that's not the case between the 24 and the 25mm na Andromeda RDA. Alright? Dahil flavor yung pinag-uusapan natin, ihipak muna ulit ako. Then jump tayo dun sa last pro natin. Sarap! So there, last pro natin is actually the price point. Ito na siguro yung maganda kong segue sa pricing natin. Actually, dalawa lang naman yung pricing niya. 3,088 and 3,488. The stainless steel, brass, and rose copper. The pricing is at 3,088. And the Aurora Black, Solid Ultim, and Yellow Clear, ang price niya ay 3,488. So, kaya ko siya nasabing pro yung price point kasi for me, this is on the affordable side. Considering na high-end company or gears yung nire-release ni Vaping Chronology, and from the price of 2,888, hindi siya malayo. And for me, yung 3,488 na pricing nung Aurora Black, Yellow Clear, and Polycarbonate, or the Ultim, definitely justifiable naman. Kasi iba na yung ginamit nilang material dun sa plastics, and dun sa black, sobrang ganda nung Cerakote. Cerakote, yeah. Oh, tama, Cerakote. So, sobrang solid. And kung mapapansin nyo naman, dun sa lahat ng variants na ginamit ko, ang pinaka nagamit ko is yung Yellow Clear tsaka ito. Main reason is gusto kong matest yung durability nung Cerakote and syempre yung durability nung Polycarbonate. Yung sa mga steel materials naman natin, dun sa SS, brass, copper, hindi mo na iko-question kasi yung material eh. Kasi familiar na kayo dun sa material eh. Malamang nakatry na kayo ng mga ganong klaseng materials. Again, copper, SS, and brass. Especially ako, lahat naman ng RDA ko, kung mapapansin nyo, pwera na lang kung loan, lahat ng RDA na natira sa akin or ever since na ginamit ko sa reviews dito sa channel or RDAs that I personally own are all SS. So, hindi ko na siya gaganong tinry and yung personal RDA ko na Andromeda RDA 25 is actually SS din. Sana nga nag-ano ko eh, nag-Aurora Black. Magandang maganda talaga siya. Let's see if there will be another batch. Baka bumili ko ng black para matchy-matchy. Kasi sobrang nagustuhan ko yung style nito. Yung, ayan, pag dito siya sa kabila kasi, di ba? So, black and SS talaga siya. Again, for me, this is definitely affordable considering na ginawa nilang 25mm. Kumbaga dito, hindi sila masyadong lumayo dun sa original pricing ng 24s. This is kind of tricky din kasi dahil meron tayong baseline sa pricing nila from the 24mm, diba? Since hindi siya lumayo, sobrang natuwa ako. Akala ko talaga abot siya ng 4,000, 4,500, mga ganyan. Kahit ganun yung in-expect ko, feeling ko sobrang mahal nun. But still, hindi sila lumayo and justifiable naman yung kumbaga yung nasa higher end ng pricing dun sa mga variants, diba? So, sobrang solid and lalo na tong black talaga. Sobrang grabe yung quality. Hanggang ngayon, oh, wala pa nga siyang bangas. Though, di ko pa naman natatry ilaglag or hindi pa nalalaglag accidentally. Pero ayoko nang itry. Baka masayang. Pero sa mga merong Aurora Black, let me know kung may mga na-experience kayong issues dun sa finish niya para mabasa rin ng mga ibang nanonood. Kasi it's possibly subjective for me kasi hindi ko naman natry. Hindi ko na-experience na masira. Iningat ako lang din, syempre. Diba? Bago tayo mag-jump sa cons, pahip ako ulit. Heh. Alright, so jump na tayo sa cons natin. For me, the first con would be the
machining. Actually, wala akong problema sa machining natin. Hindi ko lang alam kung paano siya i-specify. Yung kumbaga, kung ano yung gagamitin kong word para dito sa i-explain ko after. Not literally the machining, but for me, the post-cruise. May na-experience lang din kasi ako na issue dun sa post-cruise natin nung nagbibuild ako. And na-confirm ko din to nung nag-live tayo sa page na habang nagbibuild ako, someone advised me, not clip eh, pero i-fold yung leg bago ko i-insert kasi may tendency siya na hindi kumagat. Hindi sagad yung post-cruise dun sa dulo nung hole nung screw. Paano ko ba explain? Basta hindi siya sagad. So may hole, di ba? So kapag in-insert mo yung coil leg, kapag in-screw mo siya, tinighten mo yung screw, dapat mag-bite siya, di ba? Tawagin natin siyang bite. Dapat sumagad siya para mabite talaga or mag-lock into place yung coil. Kasi doon din makukomplete yung ground. Pero hirap na hirap ako mag-explain kasi wala naman sabi maiksi yung post-cruise. So jump naman tayo sa next con natin and my second con is actually the plastics. So plastics, wala kung ano lang yung pinaglalagay ko rito sa notes ko eh. Plastics kasi may na-experience akong issue dun sa yellow clear. So this is actually the original sleeve of the yellow clear and it cracked. So ginagamit ko lang to during this test dun sa ating Pulse Squonk Mod. Dito siya nakalagay. Sobrang nipis kasi nung yellow clear. Actually, hindi siya manipis. Pero, ano ba tawag dito? Malleable. Check ko muna yung meaning ng malleable. Pero, yun yung actually isang issue. So the fact na madali siyang ma-bend, especially dito sa part ng air hole. Yung sa part ng air hole kasi is, ano siya, siyempre, wala nang tibay dahil may malaki siyang butas or malaking slit. So, mas madali ditong ma-press sa part na to sa baba ng airflow kumpara dun sa other parts. Then, kakabalik-balik ko. Kasi, kung mapapansin nyo, well, madalang sa Andromeda kasi sa taas na lang ako nagdi-drip. Actually, kahit dito sa 810 drip tip nila, sa ibabaw pa rin ako nagdi-drip. Pero usually kasi, kapag tinuto ko na yung airflow ko, pansinin nyo kapag nagbabalik ako ng top cap, lagi ko siyang ginaganon. Scotch. Careful na sa inyo. So, hindi ko siya ginawa dun sa yellow clear, but it's still cracked. Papakita ko to up close kung ano yung itsura niya. May crack siya na maliit. Pero hindi naman siya yung nagaganon. Yung natetear. Ano lang siya, may visible crack. Parang lamat. So, nangyari to or napansin ko to nung dumating na yung replacement na top cap ng yellow clear. Ayan. So, lalagay ko muna to sa mod para mabata ko. So, nagpadala si Maker or si Vaping Chronology sa lahat ng bumili sa kanila ng replacement na top cap. So, kung mapansin nyo yung difference, so yung yellow clear, unpolished yung original, which is yung nasa right. Ito. Hindi ako. Ito. Basta ito, yung walang drip tip. Tapos yung may drip tip, yung nakakabit sa mod natin, is actually polished. Makintab siya. Makapal na siya. So this is 25mm. And the replacement that they've sent to everyone na nag-purchase ng yellow clear is actually 27mm. So this is better dahil mas matibay siya. Pero, syempre, let's say naka 25mm mod kayo, that would be an issue. Yun nga lang, kagandahan, dalawa yung sleeve nyo para dun sa plastics nyo. Ganon din yung ginawa nila sa mga nag-purchase ng Ultem. Papakita ko din. So, ito sa series kasi, ang nakakabit pa rin dito is actually the original one. Yung 25mm talaga. Then, they sent a replacement which is also 27mm. Polished din siya. Ito na. So, yung may drip tip, yung naka-wide bore, yan yung original, the 25mm. Not polished. And the one on the right, right ba to? Tama right. So, ito yung polished. 27mm polished na Ultem. Ang angas niya, issue ko lang kasi dito, well, maganda yung polished actually. Na-surprise din ako nung na-receive ko siya. Ang ganda niya tignan. However, ay actually, hindi naman halata dito. Kung mapapansin nyo, ang maganda kasi dito, since kumapal siya, less na yung kita nyong wall. Diba at pansinin nyo dito, may ano na siya. May, kumbaga sobrang nipis, kitang-kita mo yung nasa loob. Pero pag, wala pala tong ano, cotton. Pero may build. So kumbaga dito, mas okay na siya, mas yellow pa din siya. Kumbaga yellow siya tignan ng buo. Unlike dito sa manipis, para makikita mo na sobrang light nung part na, well, hindi kasi halata dahil walang juice, pero basta, may weird na part tignan pag manipis. And kung mapapansin nyo din to, lumalagpas kasi siya eh. Tingnan nyo. Ayan, lumagpas na siya sa deck. Yun yung problema kapag manipis.
Kasi nga, bumubuka siya, so lumalagpas siya dun at wala siyang stopper. Unlike nung mga metal natin, nakiklik talaga siya into place, eto lumalagpas. Dapat ganito lang siya. Medyo kita nyo pa rin yung pinaka-bottom ng deck, pero ang nangyayari, lumalagpas kasi siya. Ayan o, lumalagpas siya. Nakita nyo? So, parehas na nangyayari yun dun sa original or 25mm cup ng plastics, the yellow clear and the solid ultim. But I'm really glad na na-fix nila yun. This is kind of subjective for me kasi they're able to fix it naman. Yun nga lang, syempre, impression-wise, pagka-receive mo parang, uy, ang nipis. Uy, lumalagpas. Uy, nag-crack, diba? Pero sobrang solid nung replacement na sinan nila, sobrang gaganda. With the yellow clear lang siguro, since polished siya, madaling mapansin kapag nagagasgas siya. Kung magagasgas ha. Sa akin, may mga gasgas yung loob pag kumakas ka siya sa wall, which is pretty normal naman, I guess. Okay pa din naman. Pogi pa din naman. Para siyang ano, parang glass na yung gamit nyo. Parang lang, kasi iba pa rin yung totoong glass, diba? Pero since polish siya, ang pogi pa rin. Yun yung issue natin sa plastics, actually. But again, they're able to fix it, so it's not really a big deal for me, but it is something worth mentioning siguro dito sa review natin. And last naman natin na con is actually, na-experience ko when I was using the Pulse mod. Ang nangyari kasi dito, ay, yung term ko pala, over-squonking. I'm not sure kung problema ba siya sa mod, pero bigla na lang nagtumutulo talaga yung juice from the deck. And feeling ko kasi ang isang reason dito is, well, parehas lang naman siya. Hindi ako nagka-issue sa 24s. Siguro conscious lang din ako na maliit siya na RDA, na malaki yung chance na ma-over-squonk ako, so kinokontrol ko lang din talaga, minomonitor ko. Pero knowing na mas malaki kasi yung RDA natin ngayon, well, by 1 millimeter, but still, kumbaga kung iisipin mo na, mas malaki to, dapat less yung chance na ma-over-squonk, diba? Pero ang nangyayari kasi sa akin, lagi siyang tumutulo nang hindi ko siya pinipindot. So, kumari, pumindot ako, tapos umipak ako. Tapos maya-maya, makikita ko, tumutulo na siya. Hindi naman OA, pero tumutulo pa din. Siguro, a few drops, naiipon siya dun sa ilalim ng deck. Feeling ko sa isang nag-contribute dito, yung 24mm and yung 25, pag pinag-compare nyo siya, yung top cap ni 24mm mas mataas kaysa kay 25. So, mas maliit yung diameter ni 24s by 1mm, pero mas mataas yung height ng top cap niya kumpara kay 25. And na-compensate to nung terminals, no positive and negative posts, mas mataas yung terminals ni 24s kumpara kay 25. So, basically, wala tayong problema sa mga coils na mailalagay natin. Kung kasha siya kay 24, kasha rin siya kay 25. Kaso nga lang, feeling ko, yung ibinawas nila na height dun sa terminals or dun sa post, binawi nila dun sa taas nung pinaka top cap. So, ang mangyayari dun, imbis na mas malaki yung malalagay mo, most likely, mas mahaba lang na coils. Kasi nga, parang mas malapad na yung build deck niya eh. Kasi by 1mm ha. Pero, in terms of inner diameter, most likely, same lang. Well, ano lang naman siya, nag-comment lang ako dun sa height. Wala naman akong problema. Pero, yun nga, over-squonking kasi feeling ko since 25 siya dapat mas kaya niyang i-handle. Yun yung last con for me. So, there's a bunch more that I will be discussing. Ito naman, comments lang, something that I just wanna share pero hindi ko siya malagay sa pros or sa cons. So, this is just my comments. Alright, pero bago yun, ipak muna tayo. Wow. Sarap. Mas sumarap yung habok. Baka dahil na steep. Pero solid siya sa ano, aliens talaga. Wala nang pinakaiba yung specs ng Prismosis natin. Pero solid na solid pa rin talaga. Sir Arbs, shoutout. Talagang sobra. I was able to take pictures pala kanina. Upload ko na lang din. Share ko sa'yo para masaya. Edit ko pa. Na-enjoy ko rin yung ano, pagpipicture-picture dito. I guess you can just simply consider this as the subjective part of my review. Subjective comments or subjective cons siguro. First that I wanna share is actually, yun nga, yung huli ko rin binanggit dun sa con natin, yung difference nung measurements nila. Actually, maganda siya kasi mas nagmukhang low profile si 25s kaysa kay 24s. Quick comparison na lang. Actually, hindi siya halata. Pero dito pa lang, halata nyo na mas mukhang mababa yung black kaysa sa SS. Weird, right? Pero ang galing niya eh. Kumbaga feeling ko optical illusion to. Basta for me, mas pogi si 25s kaysa kay 24s. Mas mukha siyang low pro, which is sobrang angas para sa akin. Yun nga lang, kaya siya siguro subjective dahil nga ako, personally under the impression na 25s to, mas malaki. Hindi naman siya mali or hindi ko ma-consider na con kasi expectation ko yun eh as a consumer na
yung 25s, proportionally, lalaki siya by 1mm lahat. I wasn't expecting other features or other innovation or kung ano man. I think the 24s and the 25s shares the same features in terms of performance and flavor. Aesthetics lang talaga yung naging iba sa kanila dahil nga sa measurements as well as the inclusion tuloy. Included drip caps, 510 si 24s, 810 si 25s, and syempre yung variants niya. Maraming colors, anim. Mamili kayo, magsawa kayo, unlike the 24s na SS lang. Ang masasabi ko siguro, mas marami lang siguro drip tip options si 24s. Nirelease yun like after production na siya. Like ngayon, yung gamit ko nga dito sa 24s is the Slam drip cap, yung super low profile na drip cap. And one more thing that I wanna share is actually the drip tip. Hindi ko siya masabing con din, hindi ko rin masabing pro, pero yung 810 may issue lang ako kasi ang totoong 810 drip tips, yung mga nakasanayan natin from the Goon, Kennedy, and kung ano man yung mga RDAs na naka 810 talaga. Doon kasi sa mga nabanggit ko na RDAs, yung mga native drip tips nila, walang O-ring. So ang O-ring nila embedded dun sa loob ng sleeve. Pero dito sa Andromeda RDA kasi nasa drip tip yung O-ring niya. And yan. So kung meron kayong mga 810 drip tips na galing sa Goon or binili niyo aftermarket, magkakaroon kayo ng issue. Syempre, hindi siya sa cell pack. So sinabi ko sa unboxing may mga 810 akong dala pero hindi ko siya nailagay dahil nga walang O-ring lahat ng 810 drip tips ko. And aware naman kayo na we've released 808 drip tips with Chi Ocampo. Pinattern kasi talaga namin yun for the Goon. Doon namin kinuha yung measurements and everything. Kumbaga nag-release na kami ng kakaibang designs and ng resin. So hindi ko siya nagamit. Sayang. Pero meron naman din kasing aftermarket 810 drip tips na may O-ring. However, nag-try ako nung sa akin. Well, yung mga nasa market kasi na 810, lahat ng nakita ko, makakapal lahat din ng O-ring na nasa drip tip. Mahirap siya. Papakita ko lang ulit. Ayan. Masyadong maiksi itong part na to. Teka lang, kukuha ako ng 810 drip tip para mas makita nyo. Oh, patsagaan nyo na lang. Pero kung mapasin nyo yung height difference, that's one thing that you need to consider as well. Kasi nung nalaman ko na 810 yung extra drip tip na kasama ng Andromeda RDA 25. Na-excite ako kasi magagamit ko ako yung drip tip na mga meron ako. Yung mga 810 na nirelease namin. And as well as dun sa other drip tips na nabili ko aftermarket. Pero ang ginawa ko kasi, sinalpa ko pa rin siya, tapos tinignan ko siya. Ang pangit niya. Ang hirap niyan sabihin na con siya kasi ang pangit rin naman kung bibili ka ng kumari resin na straight lang or typical lang yung typical na style which is rounded. Wala ano ba yun? Nakatabi kasi yung mga gamit eh. Teka nga, hanapin ko. Wait lang. Yun, nakita ko na. Putik. Kung saan ko pa sabihin. Magkakahiwala yung lagayan ng putik. Ito muna. Ito nabili ko sa vape event lang din. Resin to. Black orange. Ayan. SS. Wala, hindi pala siya kasha kasi nga sobrang taba nito eh. Pero ito yung trinay ko. This is from Cosmonaut. Tama, Cosmonaut. Nakalimutan ko yung pangalan ng RDA. Pero kung tingnan nyo, sakto lang. Pero mas pogi pa rin yung yung sexy na white bore at saka yung sexy na 810. So, kaya ako siya masasabing subjective kasi kahit ma-disappoint ka na hindi kasha yung mga 810s mo. Pangit siya tignan. Parang utong, gano'n. Medyo weird. Ito pala yung pakita ko na lang din tong mga 808 na excited akong isalpak sana. Ay. Oh! Putik, nalaglag yung isa. Basta yung isang nalaglag. Ito rin siya pero SS yung base. Tapos ito yung full SS namin na knurled. Tapos meron ding resin. Blue na lang ata yung natira. Pero okay to, comfy. Maganda yung design din. Anyway, ayun, shinare ko lang din na subjective siya kasi kahit nga ma-disappoint kayo, pangit naman. So, pabayaan nyo na. For me, ang pinakamagandang 810 drip tip talaga para sa Andromeda ay yung kasama sa packaging. Ipak lang ulit ako. Puta, napagod ako maganap. Kasi, ganun kayo, kalakas sa akin. Para lang mapatunayan ko yung point ko. Haba na naman ang explanation ko dun. Putik. Nice. Nagkakape pala ako. Kape. Ngayon pala, na-realize ko lang din, since drip tip yung pinag-uusapan natin, never ako naging fan talaga ng Polaris. I've seen a lot na talaga naghahanap ng Polaris. Kahit sa ibang RDAs actually, yung mga sobrang haba na drip tip,
Ewan ko, nawi-weirdoan talaga ako doon. I never liked them. So, hindi rin talaga ako bumibili. Well, never din ako nakatry. I think it's a good option out there. But again, personally, hindi ko talaga siya natripan. So, wala akong comment about Polaris. So, may mga nagtatanong sa akin, may mga nag-PPM sa page. Eh. So, yun lang naman yung mga gusto kong i-share. Feeling ko wala na ako nakalimutan. Doon lang sa experience ko sa pagtatry ng mga to. Iba't ibang mods, iba't ibang builds. Wala naman ako naging issue talaga. Yung mga issues na nabanggit ko kanina, yun lang din talaga. And right now, before I end the vlog, gusto ko lang din siguro i-share sa inyo yung conclusion ko, overall conclusion ko dito sa buong lineup ng Andromeda RDA25s. For me, this is definitely a great lineup. Actually, dalawa pa lang naman yung na-release nilang RDA. Pero for me, sobrang solid nung nirelease nila na to. Very surprising. By far, ewan ko, feeling ko yung last two releases nila sobrang solid talaga. Which is the Boti or the Burning of the Idols as well as the Andromeda RDA25s. In terms of releasing gears, na yung next release natin, babagay dun sa next nating i-release pa. Tapos may abang ulit yan para sa susunod pa. So for me, I'm really impressed how they do it or how they did it in the past. Sobrang solid. Laging kaabang-abang yung mga i-release nila. Kasi let's say, yung last purchase mo from Vaping Chronology is hindi swak dun sa next na i-release nila. Mag-antay ka lang. Parang marirealize mo rin on your own na dito, para dito pala yon. Ay, ito pala, di ko pala nasuot. Pero sobrang solid pa rin ito. Yeah. Vaping Chronology. Ito na lang. Yan. Ayun pala. Conclusion na pala ako, no? Sorry. Tuloy ko lang yung conclusion ko. Nasabi ko na rin naman kanina, kapag may magpapareview sa akin, like kung na-request SS na lang, o kapag bibili ko, SS talaga yung choice ko. For me, kahit biased ako sa SS, sobrang nagustuhan ko yung RDAs na worth 3,488. Lahat sila. Very nice. Pero sobrang klase pa rin kasi ng SS para sa akin. I think you'll never go wrong with SS. Pero dito sa lineup na to, pinaka nagustuhan ko yung tatlo. And number one sa akin, syempre si Aurora Black. Napakalupit talaga ng Sierra Coat dito. And yung plastics, kahit may issues tayo dun sa initial release nila, yung 25 na sleeves or 25mm, feeling ko dito na highlight yung ano nila, customer service kasi nila. Nung may nag-express ng intent na sobrang nipis, ang pan, or kung ano man yung sinabi nyo. Pero ako, ano lang naman, genuine naman yung pag-share ko na sabi ko, tol, ano, manipis, problema to, paano kaya ma-fix to, ganyan. Parang nagpapa-explain ako sa kanya ano yung initial reason ba't ganito yung naging design, naging measurement and all. Since 25mm yung release nila, hindi na magiging 25mm kapag kinapalan yung plastics nga naman, which is understandable. Pangit naman kung 25mm nga yung sleeve pero yung deck mo like 22mm, diba? Para lang mapakapal yung sleeve, i-compensate mo yung pinaka-build deck, which is, you know, defeats the purpose of releasing a 25mm RDA, diba? So I think this is a better fix. Yung nagsend sila ng 27mm. Feeling ko lang naman ang magiging issue dito sa 27mm ng mga sleeves is kung naka 25mm na tube kayo. Para siyang may overhang. Pero di naman na siya halata kasi ang lalagpas lang naman yung widest part nung sleeve, which is yung pinaka-baba tsaka pinaka-taas nung top cap. So, depende. Depende rin siguro sa mod. But again, sobrang na-appreciate ko lang din yung customer service nila and yung resolution na binigay nila sa lahat ng consumers na bumili ng Ultim tsaka Polycarbonate or Yellow Clear. Again, I really appreciate it and this goes to show na Vaping Chronology really listens to their consumers. Hanggang ngayon, despite the issues na na-experience ko dun sa unang top cap, yung sa fix nila, sobrang ganda. Ako, personally, mas gusto ko yung hindi polished. Pero kayo, ano ba trip nyo? Diba? Depende lang siguro sa pinagbabagayan yan. So, all in all, na-enjoy ko talaga yung pagtetest na itong RDAs na to. I really love the 25. For me, hindi siya dapat maging comparison sa 24s. I love them both. As you all know, sobrang fan ako ng 24s. And now, I'm a fan of the 25s. But, if you already have the 24, the main question for me is, mag-upgrade ka ba sa 25s? Bibili ka ba para may 24 and 25 ka? Or, mag-stick ka na sa 24? For me, ang masasabi ko, if you have the 24s, and kung may pagbabagayan ka ng 25mm RDA version ng Andromeda, why not? Bumili ka. It's all good. But for me, basically, they perform the same. Kumbaga, in terms of flavor, power, and everything. Since they have, you know, like, the same materials, tumaba lang ng katiting, diba? Sobrang solid pa rin niya. I can't say, again, kung may 24 ka, bumili ka pa rin ng 25. But if you don't have the 24s, definitely the better purchase is the 25s. Despite of all the cons that I've mentioned, again, I just want to be transparent with all the viewers, sa lahat ng interested dito sa Andromeda RDA 25s. I really love it. Sobrang nag-shine din talaga. Again, yung customer service, the improvements that they did, especially with the packaging. They're trying to cater more vapors based dito sa mga variants na na-release nila. So, sobrang solid. Make sure to stay tuned for their future projects, especially the Plague. Stay tuned, guys.
chika ko lang. Nasa quality control na sila actually nung Plague and pre-order starts now. Kailan ba pinost yun? Wait lang, chika ko lang. Tama, nung April 1st nga, pinost na, countdown na daw ng VC Plague. Ayun, nasa quality control stage na sila. They're checking everything. They're just, I think, waiting for the packaging. Other than that, secret muna yung iba, I'm pretty much excited for all of us na nag-aantay dun sa Plague. And hopefully, ma-review natin dito sa channel yun. And yun, excited na ako ipakita sa inyo, if ever. Okay? So, yun lang. And if umabot kayo dito sa part ng review na to, maraming salamat for tuning in. Sobrang haba to kasi sobrang dami ko rin diniscuss talaga dahil maraming variants to. Dami rin ako na experience. Again, thank you so much for watching. As always, don't forget to vape on, vape safe, and vape smart. Support a local and always, always support your local vape shops, guys. Again, this is Andre of Andre Mo Vapes. Till next video, guys. Stay safe. And peace out.